Umang ito, kung tawagin, madalas kinatatakutan ng marami. Pero alam nyo ba ka-adventure na may natatanging sarap pala ang kakaibang lamang dagat na ito na kinatatakutan ng marami? At sa unang pagkakataon po, ay lakas loob ko itong tinikman. Dito, meron akong natuklasan ukol sa lasa nito at madalas po itong makita na gumagapang sa buhanginan at nasa loob ng iba't ibang uri ng shell. Kaya kinadidirian ng marami nating kababayan. Pero disclaimer lang po mga ka-adventure, hindi po lahat ng umang na gumagapang ay pwedeng kainin. Kaya panoorin nyo po ang video nito hanggang sa dulo at ipapakita ko sa inyo kung ano po ang klaseng umang na malinis, safe at pwedeng kainin. At dito nga po mga ka-adventure, sa medyo malalim na parte ng dagat, makakahuli ng mga umang na pwedeng kainin. At ito ang titikman natin mamaya sa kauna-unahang pagkakataon. At dito nga po mga ka-adventure, sa isang barangay na sakop sa bayan ng Balod, ang umang ay paboritong kainin ito ng ilan sa mga residente. Kayo po mga ka-adventure, nakatry na din po ba kayo na kumain nitong umang na madalas kinadidirian ng marami? Comment down below mga ka-adventure. At siyempre, iniimbitahan ko na din po kayo na ipalo nyo po ang aking page na Ampil Adventures. At huwag pong kalimutan na i-share ang video na ito mga ka-adventure para marami pong mga kababayan natin ang maging aware kung ano lang pong klase ng umang ang sip at pwedeng kainin. At ito na nga po mga ka-adventure, siyempre hinugasan muna natin ito at inihaw natin yung dalawang piraso na umang na nahuli natin sa malalim na parte ng dagat. Siyempre po mga ka-adventure, mag-shoutout muna tayo sa ilan sa aking mga followers na sina Gideon Gakay from Mindanao, Ailey Salmerk from Mindoro, Mergeline Losares from Doha, Qatar, Bernie Manalo from Paranaque, Jillian Hollander from USA, at kay Maria Muses OFW from Bahrain. Maraming salamat po mga ka-adventure. At ito na nga po mga ka-adventure, ay luto na po itong ating inihaw na umang. Siyempre, sa unang pagkakataon ay tinikman ko na nga po at dito ko nga po natuklasan na napakasarap at malinamnam pa rin pala, manamis-namis ang lasa ng kagat nito. Nagpatuloy pa rin po ko mga ka-adventure sa pagkain nitong ating masarap na inihaw na umang. Siyempre, napakasarap naman talaga nito mga ka-adventure. At dito ko nga po napatunayan na hindi po lahat ng umang na gumagapang ay nakakadiri, kundi mayroon ding ibang klase ng umang na sip at pwedeng itong kainin. Dito nga po ko nag-ihaw mga ka-adventure sa gilid ng dagat kung saan malapit lang na nahuli ko itong mga dalawang piraso ng umang. At ang lasa nga po mga ka-adventure ng laman nitong umang ay kagaya lang din po ng alimasag. At kahawig na kahawig talaga ito ng laman ng alimango na malinamnam at manamis-namis po. At ito na nga po mga ka-adventure, titikman na nga po natin ang pinakamasarap na parte nitong laman, itong inihaw natin na umang. At kung sakali mga ka-adventure ay nakatry na kayo na mag-ihaw at kumain nitong umang, ay mag-comment po kayo kung taga saang lugar po kayo para alam ko po kung hanggang saan nakarating ang video na ito. At huwag din pong kalimutan na i-share ito para maraming maging aware at makapanood sa video na ito. At ito na nga po mga ka-adventure, kung una ay tinikman natin yung laman ng kagat, ngayon naman po itong laman naman nitong ating umang na inihaw. Siyempre, napakasarap talaga mga ka-adventure at naniniwala po ako na hindi nga po lahat ng umang ay marumi at kinadidirian at kinatatakutan po ng marami. Meron din po talagang umang na pwedeng kainin, kagaya na lang po nitong ating inihaw ngayon. Bukod sa mataba ay napakasarap pa po mga ka-adventure. Siyempre mga ka-adventure, ang klase nga po pala ng umang na ito ay tinatawag na strawberry hermit crab. Ito po ang sip at pwedeng itong kainin. Kulay red nga po mga ka-adventure ang kulay nito kapag hindi paluto. At siyempre, kaya naman natin tinikman ang ulam na ito or umang. Siyempre, marami tayong ni-research bago natin ito kinain para safe naman po sa ating mga mamamayan na makapanood po nitong ating video. Maraming salamat po mga ka-adventure.